scrumptious at sa inyong mga viewers, muli nandito na naman po ang inyong madiskarte sa kusina na kung saan ituturo sa inyo kung paano gumawa ng napakasarap pero napakasimpleng Hello Dolly dessert. At ito na nga, syempre hindi na natin to para patagalin pa. Simulan na natin i-grease tong ating rectangular pan ng butter. Pagkatapos nito, ihanda naman natin yung ating ingredients na kakailanganin. Meron ako dito ang crushed gray ham, desiccated coconut, ganito po siya, medyo dry, condensed milk, melted butter, white sugar, pecans, or kahit anong nuts na gusto nyo ilagay dyan, and chocolate chips. Tara, simulan na natin. Dito sa aking bowl, meron akong crushed gray ham. Gagawin po muna natin yung ating crust. Lagyan nyo lang ng white sugar. Tapos, i-well combine nyo. Saka natin ilagay yung pinalamig natin na melted butter. Huwag niyo po siyang ilalagay ng mainit, yung kaka-melt lang niya. Dahil nasubukan ko po ito, medyo nagiging tunay na crust talaga yung ating gray ham. Medyo lumulutong siya. Ang gusto natin, lulutong siya nang nakamold na siya sa ating baking pan. Siguraduhin niyo lang na mababasa po yung lahat ng ating crushed gray ham para hindi siya mag-crack. Kasi po pagka dry, nagka-crack siya dahil hindi po yun naka-absorb ng melted butter. At dahil nga okay na to, iscatter na natin siya sa ating baking pan. Para lang kayong nagdidikdik ng lupa, kailangan nyo talagang siksikin para po pagka binake natin siya, hindi siya magbibitak-bitak, hindi siya magka-crack. And syempre, kailangan natin siyang pantayin. At dahil nga okay na to, pwede na natin ilagay yung ating natitira pang ingredients. Simulan natin sa pecans. Scatter nyo lang hanggang sa malagyan natin lahat ng spaces. Kung wala kayong pecans, pwede naman kayo maglagay ng almonds or kahit anong nuts na available sa inyo. Pwede rin pong walnuts. Tapos, ilagay na natin yung ating chocolate chips. Ang ginamit ko pong chocolate dito is Hershey's. Alam nyo naman na mas masarap yung ating binibake kung branded po yung mga ingredients na gagamitin natin. At ngayon, isusunod naman natin yung ating desiccated coconut. Sa mga nagtatanong kung saan ko po ito nabili, binili ko lang po ito sa isang baking store. Yung iba po kasi nahihirapan silang maghanap, pero minsan po meron din sa grocery. Sa Walter Mart po, feeling ko meron din doon, tsaka sa mga Robinson Supermarket or SM Supermarket. At ngayon, ilagay na natin yung condensed milk. Okay lang po kung may mga part na hindi kayo malagyan, huwag nyo po siyang ikakalat kasi didikit lang po sa inyong kutsara yung ating desiccated coconut kasi kakapit po yung condensed milk dyan. At dahil nga all set na yung ating dessert, ngayon isasalpak na natin siya sa ating oven, preheated oven, 175 degrees Celsius for 45 minutes to 50 minutes. At ito na nga po yung ating Hello Dolly dessert after 50 minutes. Tignan nyo naman kung gaano ka lambot. Medyo malambot pa po siya kaya hindi nyo pa po siya pwedeng i-cut. I-cool down po muna natin siya para mag-all set yung mixture niya. At ito na nga po yung ating Hello Dolly.
Nag-cool down na po siya. Ngayon, i-cut na po natin. Ngayon, patungan nyo lang siya ng baking wrap or parchment paper para po hindi man dumi yung ibabaw niya. Tapos, ilalagay ko lang po dito sa ibabaw yung aking chopping board. Pwede kayong gumamit ng cooling rack. Then, i-flip down nyo lang po para po mapunta sa ating chopping board yung ating dessert. Ngayon, tanggalin natin siya sa ating chopping board. Tapos, ilagay natin sa ilalim yung ating cooling rack. And dito naman sa ibabaw, ilalagay natin yung chopping board, then i-flip lang natin. Ito na siya. Pwede na natin siyang i-cut. Alam nyo ba na napakatamis po nitong dessert na to, kaya po ang pagka-cut nito is talagang bite size lang. Hindi po yung bite size ng mga gutom ah. Yung as in bite size lang po siya kasi mabilis pong nakakaumay, pero habang tumatagal, mapapansin nyo na hahanap-hanapin nyo yung lasa niya. Kaya po, nasa sa inyo po kung anong cut ang gugustuhin nyo. At syempre, hindi natin pwedeng hindi titikman to. Tignan nyo naman kung gaano ka-moist yung ating dessert. Yung layering niya, ito yung ibabaw, tsaka yung ating chocolate. Hindi ko ma-imagine kung paano siya magme-melt sa aking bibig. At ito na nga. Sobrang harap niya. Hindi ko ma-explain pero lasang imported. Hindi siya pangkaraniwan na dessert. Napakasarap, sobra. Kaya wag na kayong magpapahuli pa. Gawin nyo na as in ngayon na bago pa mahuli ang lahat. Kaya kita-kita po tayo sa next video ko na ibabahagi na bagong recipe at kaalaman sa inyo. Maraming salamat po. Paalam! Please don't forget to click like and subscribe. Click the notification bell para lagi kayong updated sa bago kong i-upload na video. Thank you!